Tapos din. Ah, uwi na. Ingay dito. Doon nung mga makina. So, kakatapos lang naming mag-milking. Pero, kailangan kong puntahan ngayon yung consultant na madalas kong inire-recommend sa inyo. Kaya today, bibigyan ko kayo. Kasi ang dami nagme-message sa akin, nahingi ng consultant na legit. Kung ano daw at sino daw yung may sasuggest ko. Actually, ilang beses ko na itong naibigay sa inyo eh. Itong consultant na to. And madalas na i-issue pa sa akin na kaya ko daw binibigay doon. Eh, meron daw akong commission. Sabi ko nga, tamo nga naman ng mga tao, after mo matulungan, i-issuehan ka pa. So, ano, painitin ko lang yung sasakyan. And then, punta tayo sa Chilliwack. Kasi doon nakaka-base yung office niya sa Chilliwack. So, nandito ako sa Abbotsford. Pabiyahe pa akong pa Chilliwack. And then, doon ko na lang ibibigay sa inyo yung consultant na mga inire-recommend ako sa inyo. Kasi may ilan po ako mga nakausap dito mga consultant before na talaga nag-o-offer sila ng LMIA, which is mura lang. Tama lang sumingil. Marami pa sana akong ibibigay sa inyong consultant. Kaya nga lang, ayoko nang ibigay yung iba. Kasi nga, ano, medyo ang taas ng presyo. So ngayon, dapat magpapahinga na ako. Kakain ako at magpapahinga na ako. Kasi maya-maya lang, pasok ulit kami, milking. Ngayon, 4 na oras na lang kasi yung pahinga namin eh. Every 4 hours, nagmi-milking kami and then 4 hours na pahinga. So, talagang, syempre, kakain ka pa. Tapos, hindi ka kagad makakatulog. Gwana, kailangan mo magpahinga, magmi-milking na uli kayo. Pero ngayon, kailangan kong bumiyahe. At pupuntahan ko yung consultant kasi, dun dapat talaga ako magpapaasikaso sa kanya ng permanent residency. Kaya nga lang, nag-apply na ako ng akin kasi mas mura compare sa ipapa-apply ko sa kanya. So ngayon, ang ipapaasikaso ko dapat sa kanya yung sa working permit ko na renewal. So mamaya guys, i-update ko kayo. Magbibis na ako kasi nandito na ako, malapit na ako sa bahay. Oh shit. Wala na naman. Katatapos lang naming mag-milking and then kumain lang ako. Kasi kailangan kong puntahan ngayon yung consultant na madalas kong inire-refer sa inyo. So, sa mga nagpapahanap sa akin ng consultant na legit. Actually, maraming nahingi ng consultant sa akin na legit eh. Kasi ano nga daw. Yung iba naghahanap ng LMIA. And then yung iba, mga gusto lumipat, sino daw yung nag-i-issue ng LMIA dito na pwedeng mura-mura na consultant. So ngayong araw na to, bibigyan ko kayo ng na talagang legit na nag-o-offer ng LMIA, especially doon sa mga nakaturis at especially doon sa mga ma-expired yung working permit nila at naghahanap ng panibagong LMIA na malilipatan nila. Kasi ito pong mga consultant na i-refer ko sa inyo, ito po yung mga nakausap ko na personal, nakausap ko at mga talagang dati na nalapitan ko nung time na naghahanap din ako ng LMIA. So masasabi kong legit talaga sila dahil hindi lang sa nakikita ko talaga yung mga post nila, yung mga napapa-approve nila na working permit. At the same time, minsan may pagkakataon din na mga nakukuha nila outside the Philippines at yung ibang tourist na nabigyan nila ng working permit. So ayoko na lang sana magkaka-issue ha, kasi last time may mga nanghingi sa akin ng consultant. So yung kung natatandaan yung vlog na ginawa ko regarding dun sa tourist visa into working permit, kung susugal ba kayo. Kasi even siya, sinasuggest nga niya, kung if you have a good job in outside of Canada, don't come. Kasi sugal nga, yun yung sinasuggest niya. So, akala na tanong iba, porket inire-refer ko dun sa consultant na yun, meron ako. Sabi ko nga po, ano ba namang klase itong mga kababayan nating tinulungan mo na, binigyan mo na ng contact person kung maghahanap sila ng LMIA. Mamasay maimpa na akala meron ako, kaya ako daw nire-refer yun. Sabi ko nga, kung ako po ba meron, tuturuan ko pa po kayong mga DIY na yan. Kung tutuusin po, pag hindi ko po kasi alam, sa kanya ako nalapit. At siya din po yung nag-process ng working permit namin nang lumipat kami, kaya kami nakapasok dito sa bakahan na to, dito sa dairy farm na to.
Siya yung nag-process ng working permit namin. Magkano yung process ng working permit namin dito? Inabot po ng 1,600, 1,300. Mga limot ko na. Sorry, kasi 2 years ago na yon. So lahat ng inirefer ko sa kanya, even yung mga subscribers natin na naghahanap, awa ng Diyos. Out of 10, may mga 3-4 na nakakakuha sa kanya ng trabaho ng working ng LMIA. Syempre hindi naman lahat solid makakakuha kasi yung iba hindi pasok sa yung occupation na kinukuha na hinahanap nila. Yung iba naman talaga ano yung halimbawa hinahanap kasi nung minsan nung kung napanood yung vlog kong ginawa na in-interview ko nga siya, sabi niya baka may alam ka ditong hotel workers and ano pa bang hinahanap niya, basta panoorin niyo na lang ulit, hotel workers and ano yung hinahanap niya food counter, yun yung hinahanap niya. So ginawan ko po ng vlog yun, and then may mga nag-send sa kanya, may mga nag-message sa akin, sir salamat do sa vlog mo, napanood namin, nakakuha na kami ng LMIA. And at the same time yung ibang tourist po na nirefer ko din sa kanya, nakakuha din naman ng LMIA, so may trabaho na. Kaya kung iisipin nyo po na meron ako sa kanya, ay wala po. Hindi po uso dito yon. Yung pag nag-repair ka, aabot-abotan ka. Hindi po. Kasi may resibo po yung mga yan. Hindi naman yung kinita nila, aabot-abotan pa ako. Hindi po ganun. Kaya ako po kayo nare-repair sa kanya, para matulungan po kayo. Ngayon, kung mamasamain nyo at iisipin nyo na hindi po ito Pilipinas, wala po dito yung pag nag-repair ka sa LTO, aabutan ka ng ganito. Pag nag-repair ka sa ganitong-ganito, aabutan ka. Hindi po ganun. Walang mga pixar-pixar na ganun. Ngayon, kaya ako po nire-refer sa inyo para po makahanap kayo ng working permit. At the same time, kahit ako, kaya po ako pupunta ngayon sa kanya ay para magpa-process, may ipapaprocess akong working permit ko kasi ma-expire na po yung working permit ko, so kailangan ko mag-renew. At the same time, maiba na yung working permit ko, magiging supervisor na, so may ipapaprocess din ako sa kanya, so hindi ko po alam yon. Ngayon, sabi ko nga po sa inyo, ginawan ko na ng vlog yung DIY na tourist visa, pagkuha ng visa. Tapos yung mga sa DIY na pag-apply ng PR, yung mga ganun. Kaya nga po ginagawa ko yung para makatipid kahit hindi na kayo magbabayad sa kanya. Kasi nung nagtanong ako sa kanya, magkano ang pa-apply nung pa-renew ng visa? Parang tanda ko, 600, 700. Sabi ko, ako na lang. Kaya ako na lang nag-apply ng visa ko. So inabot lang ako ng 180. No, mas nakamura pa ako. Kaya that time po nung hindi pa uso yung ETA, di naka-save pa ako. Kung talagang i-re-refer ko kayo sa kanya at meron ako, puro i-re-refer ko na lang kayo kasi kikita pala ako. Kaya so wala nga po. Kaya ko po kayo i-re-refer sa kanya para po makahanap kayo ng LMIA at magkaroon kayo ng trabaho. Dito na tayo guys. Medyo malayo lang yung naparkingan ko kasi full parking na dun . Dun ang office niya, sa taas na yun. Hindi na ako nagdala ng mga requirements kasi naka-scan naman sa akin lahat. Usually naman kapag may mga pinapaasikaso yan, puro scan copy lang. Papaasikaso ko lang yung working permit ko para ma-renew. And then mamaya tapusin ko lang yung usap namin. Baka hindi na ako mag-vlog sa loob kasi nakakahiya naman. So hopefully, maganda yung maging usap namin. Baka may share sa akin na mga employer niya na kasi minsan sinasabihan niya ako, sabihin mo sa vlog mo na kailangan ko ng ganito, ganyan tao. Baka magpapasa sila ng resume yung mga kailangan kong tao, mag-send sila sa email ko. So ito yung opisina niya guys, puntahan niyo na lang dito sa Chiliwack. Yan, pasok muna ako. Balikan ko na lang kayo ha. Thank you for your understanding. Welcome to Immigration Canada. A few moments later. So ang ganda ng usap namin, medyo naliwanagan din ako. Explain ko sa inyo. Naku, naulan. Naku, paano ba yan? Kasi ibinalik niya lahat yung papel ko. Ito. Binalik niya lahat yung papel ko. Mag-a-apply sana ako ng new working permit. Akala kasi niya hindi pa ako nakaka-apply ng permanent residency. So sabi ko, Kel, nag-apply na ako. Nag-apply na ako mag-isa. Nag-DIY na lang ako. Kasi sana siya yung mag-aasikaso. Kaya lang napakamahal.
aabutin ako ng 8,000, which is nung ako lang yung nag-apply nung permanent residency ko, inabot lang po ako ng 3,000. So kung sa kanya, aabutin ako ng 8,000. Ngayon, pasok lang tayo guys dito kasi ano, naulan. Yun. So dito ko na lang siguro tapusin tong vlog na to. So, na ito lahat yung documents ko for my permanent residency application sa kanya sana. So naisipan ko mag-DIY na lang. Hindi naman siya nagalit. Sabi nga niya, natuwa pa nga siya kasi nga sabi niya, kaya mo pala mag-apply mag-isa eh. Sabi niya, then i-guide niya ako. Sabi niya, okay yan, maganda yan, nagbabasa-basa ka. And then, tinanong ko siya kung may hiring, kung may mga bakante siya na LMIA, ganun. Kasi sabi niya, yung mga pinapunta mo sa akin na subscribers mo, nabigyan ko na ng LMIA. Hindi naman ako nag-a-approve noon yung mga employer ko na ibinabato sa kanila. So kung ini-hired sila, na-approve sila, so hindi ako nagbigay noon yung employer. So sabi nga sa akin, thanks my friend for giving me a lot of clients. Pero yung iba mong binibigay, hindi ko na masagot kasi sobrang dami na. Nagsasabay-sabay na sila. Minsan 50 a day, tumatawag sa akin sabay-sabay. So hindi na doon niya magawang masagot lahat kasi especially ngayon wala din daw siya masyadong LMIA na available. Pero wag po kayong titigil na magbaka sakali kasi na mabait naman po yung tao at saka talagang masipag maghanap ng LMIA kasi kagagaling lang yung Pilipinas, madalas po ito nasa Pilipinas nagbabakasyon eh kasi marami siyang kaibigan doon. So anyway, ibinalik niya sa akin lahat itong requirements ko for permanent residency kasi nung sinabi ko sa kanya naka-apply na ako eh, nag-apply na lang ako mag-isa. So hindi na niya asikasuhin to. Ngayon sabi ko, i-apply mo yung permanent yung supervisor's working permit ko kasi may expire na ako ng September. So para ma-process na, sagot niya sa akin, gagastos ka pa, babayaran mo pa ako. Antayin mo na yung ipinasa mo na permanent residency application at kapag wala pa ring linaw a month before ng expiration ng iyong working permit, saka ka bumalik sa akin at saka natin aasikasuhin yung iyong working permit na ma-renew. So sabi ko, okay lang ba yun? Kasi 1 month na lang, 2 months na lang, saka natin ipaprocess. Sabi niya, okay lang yun. Lagi kong isinasuggest yan sa lahat ng client ko na a month before ma-expire yung inyong working permit, saka natin iprocess yung panibago yung working permit. So sabi ko, so para hindi na ako magastosan, antayin mo na lang yung iyong approval nung sabi niya, approval nung iyong permanent residency para iwas gastos ka. Ay, salamat kasi maganda yung sinuggest niya. Para hindi na ako magagastosan na mag-apply ng panibagong working permit kung ma-approve din naman. Kaya lang kasi nagwo-worry po ako. Kasi dun sa group namin ng mga nag-apply ng PR, merong September 2022 pa, merong 2023 pa, until na wala pa rin acknowledgement of receipt yung AOR. And then ito pa ang isang ikinaworry ko kasi nung ipinasa ko na lahat sa kanya to, naiwala niya, naiwala ni Kel. So ito po yung aking WES. Yung aking WES is 2 pages. So hindi ko hawak to na sa kanya. So ang ginawa ko na lang ay ipinasa ko ngayon dun sa WES na PR application ko is yung dinownload ko sa site ng World Education Services, which is ang ma-download ko lang doon is itong first page lang, yung one page lang. So ang in-upload ko sa kanya is itong one page lang po, which is nung nahanap na ni Kel to ay 2 pages pala. So sabi ko, Kel, okay lang kaya yun ang ipinasa ko kasi ito lang one page ay 2 pages pala yung isinend sa akin ng West nung nag-apply ako. Ang downloadable lang kasi sa West site is yung first page lang. So okay lang kaya, sabi niyo possible, depende sa nag-handle, walang problema doon, hindi naman big deal yon. So sana ay sana po ay ma-approve kasi 2 pages pala. Sabi nga niya pwedeng i-email ka na uli nila at kulang pa rin yung requirements, so saka ako i-upload uli ito, baka ibalik uli daw sa akin yung application ko at saka ipa-upload uli ito. So hindi natin alam. So let's see, mag-aantay uli tayo. Well anyway, ito ibibigay ko na sa inyo. Ito yung in-update ko lang kayo kasi may mga nahingi po ng update doon sa PR application ko until nawala pa rin po. Iba-iba po. Merong 1 month lang, may AOR na.
Merong 7 months na, merong 1 year na, merong 1 year and a half na, wala pa rin AOR. Iba-iba po. Yung po yung na, para doon sa mga nagtatanong, sir, anong update doon sa permanent residency mo? So, nung March 23, nag-email po sila. Kasi nakalimutan ko i-upload yung West ko, so pin-upload nila. So, binalik nila sa akin yung application ko. Magkakaroon ng edit yung application mo. So, pag-edit mo, i-upload mo na ulit. So, in-upload ko nga, kaya lang isang page, dalawang page to. So, hindi natin alam kung ibabalik ulit nila sa akin yun at i-upload itong two pages. So, hopefully, okay na yung first page na lang para ano, para sana kahit paano ma-approve na. So, doon sa mga nagtatanong ng legit consultant, ito po, ilalagay ko po lahat sa screen yung mga legit consultant na kilala ko. Unang-una po, ayan, ilalagay ko sa screen lahat ng details niya. Ayan, tingnan nyo na lang po sa screen. Kel Hansen, dito po yan sa Chilliwack, sa Evolve Immigration Services. Siya po yung kausap ko ngayon. Siya yung nagkasikaso nung aming working permit dito sa dairy farm. At marami din ako na iba to na sa kanya na nakaturis at saka mga naghanap ng malilipatan. Yung mga may abuse na gustong maghanap ng malilipatan na employer, ibang company. Yung mga galing food counter lumipat ng farm, yung mga galing farm lumipat ng food counter. So marami po siyang na ano, na bigyan ng LMIA. So mura lang po yan sumingil. Nasa 1,000 plus lang po ang working permit na paprocess sa kanya. Dito lang po siya located sa Chilliwack. Lalagay ko din po yung address. Nandiyan naman po lahat ang details ni Kel Hansen. Ang contact number, ang email niya, nandiyan na po sa screen. So isa po siya sa highly recommended ko, na kaya nga lang nagkakaroon niya ng issue, na kaya ko daw ibinabato sa kanya kasi may commission ako. Wala po, hindi po uso yun dito sa Canada. Binibigay ko na nga po sa inyo yung details. Kontakin niyo po siya. Kung nandito po kayo sa British Columbia, baka sakaling mabigyan din kayo ng LMIA, makahanap ng employer na pwede sa inyo. Kasi yung iba pong binato ko sa kanya, nakakuha, yung iba hindi. Kasi nga, depende sa occupation at sa working experience ninyo. And then, ito po yung pangalawa, ilalagay ko naman po sa inyo. Ito po si Miss Mona Lisa Ruiz. Dati po, nung naghanap ako ng LMIA, siya po yung maraming ino-offer sa akin. Which is nakausap ko na nga yung lilipatan ko na hotel, nakausap ko na yung papalitan kong tao. Marami siyang bino-offer sa akin na LMIA at ang kagandahan no, nag-offer din siya sa akin dati ng installment kung wala kang pera, especially kung halimbawa eh bago ka pa lang dito sa Canada tapos noong time kasi yun wala talaga akong pera tapos gusto kong lumipat. So sabi niya, don't worry, kung gusto mo yung bayad naman is ano, pwede naman ng installment. So ito po yung Facebook ni Ma'am Mona Lisa Ruiz. And then, kontakin nyo na lang po siya dyan. Sa message niya, i-add nyo na lang siya. Pero ito po, uunahan ko na po kayo ha. Ito po, si Madam ay napaka-stricto. I-message nyo po muna siya bago nyo siya tawagan. And then, you can ask her kung mayroon siyang available na LMIA para sa inyo. Ano yung status niyo dito sa Canada. Kung kasi dati inopera niya ako ng hotel. And then, may construction. May inoperan din niya ako ng farm jobs at saka ng sa mushroom picker. So marami. Kaya nga lang po, unahan ko na kayo na stricto po to si Madam. Ayaw po nito ng paiba-iba ng isip kagaya nung nangyari sa akin dati. May inoper siya sa akin, nagbagong isip ko. May inoper siya sa akin, nagbagong isip ko. So parang dinerecho niya na ako. So kung oo po kayo, kasi sabi nga niya sa akin, marami na kasing nag-back out. Papupuntahin ko na doon sa employer, bigla nag-back out. So nakakasira daw sa kanyang reputasyon. So ang mangyayari, kung makikipag-usap po sa kayo sa kanya, just make sure na sigurado po kayo na kayo pupunta or talagang igagrab niyo yung ano, yung job opportunity, yung occupation na ibinigay niya sa inyo. Eh talagang baka mamaya ay sige po ma'am, lilipat na po ako, kukunin ko na po 'yan. Gusto ko na po makakuha ng LMIA and then after a few days, bigla sabi mo, hindi na po pala ma'am ako tutuloy, tutuloy ko na lang 'tong trabaho ko. So nakakahiya din po kasi nakikipag-deal na siya doon sa employer na ano, pagpapadalan sa inyo. Dito lang din po siya halos ano, yung mga binigay niya sa akin dito puro trabaho around BC din eh dati. Tapos may in-refer siya sa akin parang parting ano, Ontario kung gusto ko daw lumipat doon. Yun po yung mga binigay niya. And ang ito pong pangatlo na ibibigay ko naman sa inyo is kapwa nating kababayan Pilipino. Si Mr. Nestor Aprecio po. Ilalagay ko din po yung Facebook niya sa screen. Ito po, tingnan nyo, i-add nyo. I-check nyo po lahat yung mga napa-approve niya. I-scroll nyo po yung kanyang profile hanggang doon sa mga dulo. Makikita nyo po yan, marami siya napa-approve. And at the same time, nakausap ko na po siya. Sabi niya, yung, kasi nakakwento ko yung mga sitwasyon ng ibang kababayan natin na yung mga gusto lumipat nga ng employer, ganang-ganan. So, pwede, possible na
makahanap sa kanya ng LMIA din po. May mga ino-offer din siyang LMIA. And at the same time, yung mga nasa inside Canada na tourist na nagawan din niya ng paraan na magkaroon ng LMIA at working permit. So kontakin niyo na lang po yung tatlong yan. Yung tatlo na lang po muna ang ibibigay ko. Kanina sabi ko lima, gawin ko na lang po muna ng tatlo. Hindi ko na kasi i-include yung ibang consultant na dati ay nire-recommend ko din, kaya nga lang po ngayon ay medyo nag-iba na ang presyohan nila. Kasi yung ibang nire-recommend ko na consultant ay nag-message po sa akin yung ibang mga subscribers natin, at saka yung ibang kaibigan ko na inirecommend ko sa kanila yung isang consult, yung ilang consultant na nandito din sa paligid lang, na sabi nila sa akin, Kuya Perds, ang mahal na nang hinihingi nung consultant na narecommend mo. Sabi ko, bakit? Oo, marami siyang job offer. Oo, marami siyang LMIA. Oo, marami siyang occupation na pwedeng ma-applyan. Kaya lang, ang mahal. Sabi ko, magkano? 20,000 Canadian dollar ang LMIA niya. Sabi ko, my God. Hindi po kagad mababawi-bawi yan. Kaya hindi ko na po siya masyado nire-recommend. Pero kung talagang matitigas ang ulo nyo, makukulit kayo. Kasi may mga nababasa din ako doon sa ginawang kong video na, ano ba yun, yung LMIA, 20,000 kung kakagat ka ba. May mga nabasa ako doon na, kahit daw ganun kamahal, gagrab nila basta sureball daw na may status dito sa Canada. So kayo po, kung matitigas po ulo nyo, i-message nyo ako, email nyo ako, ibibigay ko sa inyo kung sino yung pwede nyo kontakin na ganun kamahal na LMIA. Pero hindi ko na po sasabihin dito sa vlog na to, kasi hayaan ko na muna yung tatlo na consultant, si Kel Hansen, si Ma'am Mona Lisa Ruiz, at si Sir Nestor Aprecio. Yun po yung mga talagang makakasave po kayo at talagang mura at saka sakto lang yung pagpapaasikaso ng LMIA, ng working permit, at saka talagang mga talagang kababayan natin ang mga madalas nilang naasikaso. So hope na may natutunan kayo guys sa ating today's episode, at sana nakatulong itong video ito para doon sa mga kababayan natin na gustong maghanap ng panibagong employer, LMIA, at sa mga nakaturis dito, kasi sobrang dami ng mga nakaturis pa po dito eh. Na sana baka kahit papano makatulong tong video to at makahanap na kayo ng trabaho dito. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit papano makatulong sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye bye.